yan, dahil mismo magulang na, doon yung nagasabi na talagang ito po, yung gamit, kahit yung kapatid niya eh. Ha? Kasi pagkapamilya mo, alam mo, kapisado mo kung ano yung gamit natin dyan. Alright? Kumpirmado po yan, dahil mismo magulang na doon yung nagasabi na talagang ito po yung gamit, kahit yung kapatid niya eh. Ha? Kasi pagkapamilya mo, alam mo, kapisado mo kung ano yung gamit natin dyan. Alright? Ngayon mga kaibigan, naging malaking katanungan sa ating pong mga kababayan, ito pong nakitang bungo at buto, mga kabandera, na sinasabi ng mga pulis na ito na po yung bungo ni Jovelyn Galleno. Nagtaka po yung ating mga kababayan, no? Dahil ayon po sa kanila, bakit po 18 days pa lang, wala na pong laman na naiwan. Wala na rin pong amoy sa lugar kung saan po natagpuan yung sinasabing bungo at mga buto, mga kaibigan. Okay? Ngayon, naging interesado po dyan yung ating mga kababayan sa usapin na yan na sinasabi ng PNP na ito po yung kanilang pinaniniwalaan na bungo nga po at buto na Jovelyn. Sabi ng ating mga kababayan, bakit naman ganun? Bakit parang napakabilis po ata ng pagkakabulok o pagkakasira na ito pong laman o itong katawan ni Jovelyn at aling buto na lamang at malinis pa raw. Alright, so dahil po dyan mga kaibigan, nagdesisyon yung mga otoridad, no? Which is, ito naman talaga yung regular process po na ginagawa po dyan na sa ilalim sa DNA test, yun pong nakitang buto, bungo na yan, para mapatunayan kung yan po ba talaga yun pong buto na nawawalang si Jovelyn Galleno. Alright? Okay. So, yun mga kaibigan, no? Kahapon, napadala na rin po ng mga sample yung PNP sa Maynila para po maproseso kaagad ito pong sinasabi nila at para matapos na yung mga usapin tungkol po dito mga kaibigan at papatunayan kung yan po ba talaga ay kay Jovelyn o hindi. Okay? So, ngayon, meron po sa akin kasing katanungan dito mga kabandera. Yung pong dalawang suspect na pinsang buo ni Jovelyn mga kaibigan na inaamin po nila na sila po ang may kagagawan sa pagkakawalan ni Jovelyn Galleno noong August 5. Nagkaroon po tayo kahapon ng pagkakataon na makausap ng personal. Ito pong isa sa mga suspect mga kaibigan at sinasabi niya na ito pong si Jovert, no? Jovert Galleno, mga kaibigan, Padistamon, na sinasabi nito ni Leobert naman na siya raw po yung kumuha kay Jovelyn, nag-abang sa kanto, siya po sa pulang lupa, mga kaibigan, at siya din daw po yung nagkahasa at pumatay dito kay Jovelyn. So meron pong pag-aamin, ano? Meron pong pag-aamin dito mga kaibigan na suspect. Na sinasabi niya na alam niya kung ano yung nangyari, nakita niya kung ano yung ginawa kay Jovelyn, sinakal daw, inubaran, inahasa at pinatay. No? Yun po yung sabi naman ito ni Leopold Agalleno Dasmariñas. Yun pong nakausap po natin kahapon na umaga dyan po sa Station 2 ng Irawan. Pero pag-amin na sinasabi niya na yes po, kami po yung sir. Actually, nung una sinasabi niya, hindi na yan na siya po ay ginahasa niya na si Jovelyn. Dahil yung paliwanag niya nung una sa atin, sabi niya na siya raw po ay lookout lang at hindi po siya kasama doon sa nanggahasa at pumatay kay Jovelyn. No, yun po yung sinasabi kahapon ni Leobert Dasmariñas, mga kaibigan, pinsang buhay.